isang masakit na katotohanang posibleng kaharapin muli ng Lakers at Boston Celtics, nanguna na sa Eastern Conference. At ang mga pinangalanang Players of the Week, lahat ng iyan pag-usapan natin dito sa inyong Kadribble Basketball. So heto na nga mga Kadribble, ang Boston Celtics na ang nanguna sa Eastern Conference nang ma-extend nila ang kanilang winning streak sa 7 games. Nanguna sila nang ang Milwaukee Bucks ay makaranas ng kanilang dalawang sunod na pagkatalo. Samantalang ang Celtics ay nakuha naman ang panalo laban sa Oklahoma City Thunder. Ngayon ang Celtics ay may kartada na 11-3 na sinusundan ng Bucks na may kartadang 10-3. Samantalang sina Stephen Curry at Joel Embiid naman ay nagpamalas ng impressive performances last week. Kaya naman sila ang pinangalan ng mga Players of the Week sa ika-apat na linggo. Pinangunahan ni Curry ang Golden State Warriors na magkaroon ng 2-1 record last week. At siya ay nag-average ng 38 points sa kanyang 64.1% shooting, 5.7 assists at 6 rebounds. Sa season na ito, si Stephen Curry may shooting na 52.6% from the field, 43.4% from 3-point at 91.8% from the free throw line. Si Embiid naman ay galing sa kanyang season high 59 points na may kasamang 11 boards, 8 assists at 7 blocks sa panalo nila laban sa Utah Jazz noong Lunes. Kaya naman siya ay nag-average sa ika-apat na linggo ng 40 points, 11 rebounds at 5.3 assists. At pinangunahan niya ang Sixers na magkaroon ng 3-1 record sa ika-apat na linggo. Para naman sa koponan ng Los Angeles Lakers, muli na naman silang nahaharap sa isang masakit na katotohanan dahil sa magandang ipinakikitang paglalaro ni Lonnie Walker IV. Ibig lang kasing sabihin nito mga Kadribble, habang lalong gumaganda ang paglalaro ni Walker, lalong tumataas ang value niya. Na alam naman natin na siya ay nakuha lamang ng Lakers gamit ng kanilang taxpayers MLE matapos na siya ay hindi nakunin ng San Antonio Spurs. Ganitong ganito rin ang nangyari last season kay Malik Monk. Hindi nakapasok ng playoffs ang Lakers at nakuha ni Monk ang presyo na gusto niya sa ibang koponan. At posible na ganito rin ang mangyari kay Walker. Although magkakaroon na ang Lakers ng cap space sa pagtatapos ng season dahil sa mga kontrata nina Westbrook at Beverly, pero baka hindi din gamitin iyon ng Lakers para kay Walker lamang, kundi sa pagpapalawig pa ng value ng kanilang roster para sa susunod na season. Ito ay isang masaklap na katotohanan ngayon sa Lakers. Parang nagiging tambayan na lang sila ng mga players na may potensyal upang muling ibangon ang kanilang karir at makakuha muli ng mas maganda-gandang kontrata sa hinaharap. Sa ngayon, kakailanganin ng Lakers ang magandang paglalaro ni Walker para makaabot sila sa playoffs. Kaya i-enjoy muna natin ito habang nasa Lakers pa itong si Walker. Ano ang masasabi ninyo dito mga Kadribble? Magiging gaya rin ba ni Malik Monk itong si Lonnie Walker IV sa Lakers? Comment lang kayo dyan at aking babasahin iyan. Sa ngayon, hanggang dito muna ang hatid kong balita. Sana ay nagustuhan ninyo. Like and subscribe para lagi kayong updated kapag may bago na tayong balita. Hanggang sa muli, salamat po.